kasama natin ating resource person na ating sabay-sabay na alamin ang practical prevention and control, quarantine and isolation. Ang makakasama natin ngayong gabi at itong first webinar edition para sa taong 2022, siya ay isang kilalang pediatrician na may subspecialty in critical care pediatrics, si Dr. Florentina Uiti. Magandang gabi po, Dr. T. Pakibati po muna sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon dito po sa Zoom. At syempre po, marami po excited na makinig sa inyong ibabahagi sa general public dahil ang marami talagang mga katanungan, for sure marami sigurado magtatanong mamaya. Pero bago po kayo magtatanong, hintayin niyo muna ako muna. Tapusin niyo muna ang mga itatanong ko and then mamaya ang aking partner na si Jerry nang kami dalawa magsasalitan. Pero meron lang akong pakiusap ha. Sana po at kung kayo po ay naka-unmute, pwede po paki-mute lamang para maganda po ang magiging audio para kapag every time nagsasalita si Doktora Flor T, maging maliwanag at siyempre walang ingay. Tapos bago ang ating panayam, higit nating kilalanin ang ating resource person ha. Si Dr. Florentina T ay nagtapos ng medisina sa Cebu Institute of Medicine noong taon 1978. Ang kanyang residency ay sa Manila Central University, Filimon D. Tancho Co. Medical Foundation at ang kanyang fellowship ay sa Pediatric Critical Care ng PCMC o Philippine Children's Medical Center na isang specialty hospital para sa mga bata. Naging aktibong consultant ng PCMC at nagsilbing administrative officer, member ng Professional Accreditation Evaluation Board at Pediatric Intensive Care Unit, head ng the Medical City. Siya rin ay bahagi ng mga sumusunod ng prestigyosong organization: Asia Pacific Association Respiratory Care, World Federation of Critical Care of Medicine, Regional Faculty, Asia Pacific for Basic Life Support, Pediatric Advanced Life Support, at Acute Care Common Stem. At ng AHA o ng American Heart Association. Ganyan po kabigat ang ating resource person. Kaya simulan na natin, Dr. Florentina T. Welcome po as dito po sa first webinar po ng St. Stephen High School Alumni Association. Good evening po sa lahat. Good evening po, Hilda. Thank you so much for the nice introduction. I was so amazed when you get those information. And thank you, Mr. Jerry Nang. Good evening, Mr. Charles D. Ma'am Judy Go Tan, Tina Lau, and Marian Lim. So far, those are the only names that I can see on my screen. Sorry po sa iba. Anyway, good evening po to everyone, especially those who are watching us in our Zoom meeting now. Yeah. I hope I can satisfy you with the answers you're going to ask me. I will try my very, very best to answer your concerns. Sorry if there are items that maybe I cannot, but I will tell you if I am not comfortable or don't have the information. Yes po, doktora. Yes po, saitan natin ang ating mga question dahil mamaya po, for sure, maraming katanungan dito sa ating chat box. Sa datos sa ngayon, di ba, doktora, ay dumarami ang mga batang tinamaan ngayon ng COVID-19. Ano kaya ang nakikitang dahilan at sila ang puntiryang itong Omicron variant? Kaya bakit mga bata ngayon ang mostly tinatamaan? Actually, hindi naman po sasabihin natin na ang mga bata ngayon ang natatamaan. But if you compare yung number of children who were natamaan before, of course, mas maraming ngayon is compared. But if you compare the adult and the children now, it's the same, almost the same. Mas maraming adult. Dumami lang ang mga bata in compared sa last year. Last time, mas mataas sila. Pero compared sa adult and children now, mas marami pa rin ang adult. You were asking about bakit. Bakit is because the strain that we have now
although this is not documented by our genome center here in Manila, mm-mm. but the trend, the symptoms, the way it was spreading is consistent mm-mm. with Omicron. Mm-mm. And this started in Africa. Sa Africa, actually, halos tapos na sila, nag-spike na sila. Halos lahat po, Europe, UK, even US, lahat po ng surge was really parang lapis na tumaas talaga, mm-mm. parang tower, no? But what one thing nice is, mabilis siyang tumaas, pero mabilis din siyang bumaba. Mm-mm. Kung nakikita mo, I just attended a webinar kaninang umaga, and mm-mm. this was a report that Africa is now going down. So if that is the case, all over the world, Philippines would, it will ang prediction nila will mm-mm. be 1 to 2 months. Mm-mm. It's compared to the Delta, which was 3 to 4 months na mm-mm. bago bumaba. So at least that is a nice information for us to know na mabilis mm-mm. umakyat, pero mabilis naman bumaba. Mm-mm. So why is this like this? Because Omicron is very, sabihin na lang natin contagious. Mabilis siyang kumalat. Mm-mm. That is the reason why pag isang pasyente ay nagkaroon ng COVID sa bahay, ang bilis na pansin mo, buong household, ngayon di ba, buong household, that means that talagang mabilis kumalat. So mm-mm. even in hospital, kanina nga nag-meeting lang kami, in one hospital, 5 na lang ang residents silang hindi na positive, the rest naka-quarantine mm-mm. kasi na-expose. So ganun po kabilis. Ma, kung baga, ito ay very, I would say the word contagious, mabilis, parang chicken pox baga, or measles. Kapag dumaanan ka lang, chances, the big chance that 2 to 3 times magkakaroon ka ng mahahawa ka talaga. Mm-mm. So that explain why. Mm-mm. And then, kung sasabihin mong bakit dumadami ang bata ngayon, is because of the one factor is the vaccination. Mm. Vaccination, because ang vaccination natin ngayon is only from 11 up. Yung 5, yung 5 to 11, it will start February pa. Mm. We will be approved na po sa atin na magkaroon ng vaccination sa younger age, and that is 5 to 11. Mm-mm. So if that is the case, then we have better protection. And those who are actually more sick are those without vaccines. Mm-mm. So we would still encourage, please, especially those who are high risk, meaning mga senior citizen, maraming comorbids, diabetic, hypertension, mm-mm. may sakit sa puso, sa kidney, lahat. Lahat to ay mga comorbids that will contribute to the morbidity and mortality of patients. In the hospital, generally, ang admissions ngayon is more on moderate rather than the critical and the severe form. So in terms of mortality, napansin nyo, ang mortality rate, tumataas mabilis ang ating cases, but the mortality is going down, which is good. No, which is good. At doktora, para sa akin na based on my observation, pwede po ba ang nagiging reason bakit yung mga bata o kaya mabilis ang hawaan yung pagpasok ng January 3 is because, di ba, dahil doon sa Christmas season, yung sa holiday, yes. Di ba? And then marami mga reunion. At isang nakikita ko, yung mga magulang, lalo na po yung may mga bata na below 5, ay sinasama nila sa mga buffet party, sa mga malls, sa mga rides. At ang isang nakikita ko, doktora, hindi pinapasuot ng mga magulang ng face mask. At doon ako medyo sabi ko, tapos doon time nung nakita ko yung bata. Kasi let's say kung tayo, doon sa mga buffet, required na magsuot ng face mask bago ka lalapit doon sa counter kung anong ulam gusto mo. E samantala, yung mga bata, pinapayagan nila saan-saan lang pumunta. At na hanggang sa nakita ko, ay yung isa talaga as in gumagapang. Eh di ba alam naman natin, ang bata hindi marunong ng maghugas ng kamay yan. Talagang hahawak yan sa mukha. At wala talagang face mask. So, yun din po ba ang isang talagang dahilan
kaya dumami, kaya nakaroon tayo ng shirt, hindi lang sa bata, lahat tayo, halos lahat ng family, lahat ng mga, may mga tanggap, may mga factory, opisina, manufacturing, halos 40% tinamaan ng COVID-19 itong Omicron. Yes, agree 100% Hilda. Mm. Parang kumbaga sumabay sa ating Christmas season na during that time kasi yung cases natin was lowest was 100 plus na lang. Ah. But unfortunately, biglang nag-search pumasok sa Omicron and plus all those practices na hindi na naging kampante in short ang population. No? Tama po kayo, marami po diyang nagmamask, minsan mali naman, kung hindi nagtatanggal ng mask. So most of the transmission actually occurred when you remove that mask or you don't wear that mask properly. Those are the most common reason na nagkakahawaan. Kaya ang we advise sa restaurant naman kung kumain, preferred talaga na open space. Because the ventilation of the area also play a very important role. Kung maganda po ang ventilation, kumbaga, madadilute ang air. Dahil mabilis ang turnover, mas less po ang chance na magkakaroon, mahawa ka. Plus, kasi remember, you will remove your mask. Kaya ganun, it should be an open space. At of course, your distancing should always be maintained. Kasi if you will be talking, walang mask ka, it will only get 15 minutes. You will be more than that talagang within 15, mahahawa ka talaga. Kaya sa bahay, we would usually recommend, lalo na kung medyo mayroon ng, na may nararamdaman na, please do not eat at the same time. Kung pwedeng kumain pa isa-isa. Kasi during, again, because it is this time that you remove your mask. If you remove that mask, talagang you're prone to. Mahahawa ka talaga. So, okay, so the gathering, last Christmas, really, really, I agree with you 100%. Mm-mm. And you're talking of the mask. 2 years and below, wearing of mask is not recommended because these are the age group that they don't know that nasosuffocate sila, nahihirapan silang huminga. Hindi sila makapag-verbalize. Well, those older, they can. They can. Pero you have also to consider, may mask nga sila, pero hindi proper. Ibig sabihin, ang paghawak ng mask, gumaganon. Ang pawak kasi dito dapat sa yung... hindi pwedeng hawakan. And if ever man magaganon ka, the best and the ideal is to wash your hands first before you remove. And you also wash your hands again when you wear. That is the ideal way of doing it. Mm-mm. At ang nabanggit po, doktora, ang bata, two years and below, so hindi sila advisable na pasuotin ng face mask. Eh, paano naman kung sinasama naman ang kanilang daddy or mommy, sinasama nila sa supermarket, sa mga mall? So, hindi ba parang delikado sa anak nila? Well, they have to take the risk because hindi nga recommended. Dahil nga, minsan, hirap nang huminga ang bata. Hindi pa siya makakabagbalize, hindi siya makakag-complain o makag-describe na hirap na siyang huminga dahil sa mask. Pero isa pang another observation, 'di ba? Tinanggal kasi ng pamahalaan natin yung pagsusuot ng face shield. Doktora, sa ngayon totoo ba na airborne na masasabi nila na kahit ikaw ay naka KN95, marami pa rin tinatamaan. So, maaari po ba sa mata pumasok yung virus? It's airborne. Airborne. It's airborne. It could. Kaya nga ang recommendation ngayon, before you touch your face or your nose and your eyes, you have to wash because those are the possible way by which virus can enter. But mostly it's really in oral. Noon sa naso, oral na. Airborne siya. Yes, airborne. Airborne. Pero basta wag lang mahawakan ang kanilang mga mata. Kasama ang mata. Mm-mm. And then, doktora, kailan ba nagmamanifest ang mga sintomas ng COVID-19 sa isang bata?
para at least syempre sa mga nanonood sa ating ngayon, papaano nilang malalaman kung ang kanilang anak ay nahawaan na ng COVID-19. Let's say kung isang pamilya ay asymptomatic, walang nakakaalam eh, pero ang bata, paano nila malaman ay itong ang bata, eh minsan ang bata nauuna pero hindi nila alam. You mean to say symptoms ng bata, bata na magkaroon? Yes, paano malalaman ng magulang? So example, parang kailan nahawa yung bata? Yes. Usually, 2 to 3 days before na walang symptoms, pwedeng nang maghawa ng isang adult. And 3 days after. That's why, kung mayroon po kayong parang, say, na-expose ka, pero wala ka pang symptoms, you don't do testing kaagad. Because mass probability, it will be negative. Okay? So, kailan dapat ang recommended na magpa-test ka? It's 5 to 7 days after the exposure. And then ang current recommendation is hindi ka magpa-test kaagad. So ang recommendation ngayon, kung mayroon ka ng symptoms, that's the time nagpa-test ka. So the kanina nabanggit mo, ito ay airborne. So kahit na hindi lumalabas sa bahay ang bata, may malaking posibilidad na siya ay mahawaan pa rin. Of course, kung dala ng members ng family, example, may trabaho, pag-uwi ng bahay, hindi maingat, pwede pong mahawa and can stay. Lalo na pag hindi po maganda ang ventilation, lalo na po pag hindi mag-wear ng mask, lalo na po pag hindi maghugas ng kamay. Those, the minimum requirements to prevent, yun lang naman ang importante. Na kung ma-maintain lang po sana yan, hindi po ganun kabilis maghawa. At ngayon, ang sinasabi ng DOH na itong Omicron, ang tama niya ay mostly sa upper respiratory tract. So kapag sinabi natin ang upper respiratory tract, dito, itong mga bata ngayon, ang sinasabi nila, yan ang mahina, di ba? Yun ang kasi 'di ba sabi natin ang bakit ang mga bata kapag kabinigyan natin ng mga ice cream, chocolate, 'di ba, tendency nakakaroon sila ng tonsillitis. So dito sa COVID, ito sa Omicron, kung upper respiratory at talagang malaking chances na ang bata ay talagang matatamaan. Okay, I just want to change, no? Yes. Ang isang tao, hindi po magkakaroon ng tonsillitis dahil uminom siya maraming tubig, kumain siya ng chocolate, mga ganun. Ay, hindi. Hindi po. Kasi brother ko, lahat ng mga chocolate, lahat ng mga chichirya, ay naku, tinatapon niya talaga kasi lagi nakakaroon ng tonsillitis yung mga anak niya. So agree ako, itatapon ang do not buy. Kasi those are junk foods. Those are not healthy foods, no? These artificially flavored drinks, this iced tea. Naku po, 7 to 8 teaspoon ang sugar for each glass. So ang pinakamataas talagang sugar is iced tea. And this is the one commonly used, di ba, pag napunta ng restaurant. Masige sa bahay, we buy mga powdered iced tea and then, sarap. Pero look at the sugar. Kaya minsan, binibiro ko mga pasyente ko, kung gusto niyo mga diabetes, sige, inom kayo ng mga artificially flavored drinks, iced tea, all these things. Pag gusto niyo naman maging magkaroon ng sakit sa kidney, maging high blood, take all the processed foods, mga canned foods, ang taas po ng salt. So it's really nice to teach our kids to eat healthy foods. Wow. Yung grocery ang number one eh. Pag nag-grocery kayo, tayo, kasama yung mga bata, kung ano na lang pinaglalagay, that's it. Pero kung hindi, very strict po tayo sa grocery, pagdating sa bahay, pag hindi, wala pong nakitang mga ganon, hindi po sila kakain. So it's really in us, parents, we should set good example and show them that may phone lang. Okay? So, we should be good model. May sasabihin, anak, masama po magsigarilyo. Anak, masama po mag-inom ng soft drinks. Pag nakikita tayo nagsisigarilyo, umiinom ng soft drinks. Ano ba? Ano bang totoo? Di ba? We should set models as parents. Kasi tayo minsan ang pasaway sa totoo. Oo. Sasabihin,
Bakit kumain ng ganito junk food? Bumili po sa tindahan, sasabihin ko, eh, sino nagbigay ng pera? O, di ba? Tayo din. So, we should set good example as parents. So, yung dito sa ano, dito sa may, sa dito, sinasabi dati itong dito sa may tonsil, dito sa ano ng bata, upper respiratory tract, na sinasabi na mahina pa ang pag-filter ng mga bata kapag sila ay meron, kumbaga kung may bacteria, na meron bang yung mahina yung pagsala, yung makapag-prevent? Totoo po ba yun? Mayroong nag-guard doon sa kanilang ano. Actually, our tonsils are parang policeman ng ating katawan eh. Yes. Anything that we eat that is bad, anong nangyayari? The tonsils inflame. Bakit? Kasi nga, bad siya. I'm not saying bacteria, but most of them actually ay virus. No? More than 80% ng ubo, sipon, lagnat, or mga sakit ng bata na pneumonia, mostly are viral. Ibig sabihin, you don't need to give antibiotic. Ito din, isa din ito sa naa-abuse, no? Everything left and right, pag may ubo, sipon, lagnat, anak ko, antibiotic. Remember, taking of antibiotic also has its side effects. And it can kill good bacteria in our gastrointestinal tract, which help actually in our immune system. So it's really very important. Do not abuse the use of antibiotic, especially if you're going to self-medicate. Please ask, consult your pediatricians or your doctors. I just want to share because I learned something this morning during the during the conference. The studies that they are seeing now, this is most on adult, the mas maano daw ang upper respiratory tract, hindi masyado, kumbaga, hindi masyadong affected yung lungs ngayon. Ang sa bata naman, ang observation namin, hindi po sila lahat, just like adult, will present as a respiratory problem. Marami na pong mga kakikilala ko sa iba-ibang hospital, nagsabi, yung sa kanila, mas maraming nag-acute gastroenteritis. Yung iba naman, convulsion, nagsiseizure. Yung iba naman, may rashes sa skin. So, anong finding? So, based on the DOH findings now, nasabi nila na before, it's 40, 50, 60 ang incidence ng COVID as being the diagnosis. But now, ang incidental findings lang ang COVID. These kids really do not present the typical COVID symptoms. No? They present nga with gastroenteritis, vomiting, yung iba. Kanina, may isa akong kakilala, dalawang pasyente nila na-admit, nag-convulsion. Siyempre ngayon kasi routine sa lahat ng hospital, pag nagkasakit ang tao ma-admit, talagang routine magsaswab yan. And most of them are COVID positive. So incidental findings ngayon, ang COVID, kaysa yung complaint ng pasyente. So I don't know if I have, last time during the 54% were COVID and 46% were the one COVID. Pero this time only 11% were COVID and the 89% were incidental finding. In short, hindi pumuntang pasyente sa hospital for COVID but for other complaint. So mayroon malaking discrepancy sa dalawa. So I don't know if this is the characteristic of Omicron, but it's they're seeing really things that are different from the other strain. At doktora, totoo po ba na ang bata, ang sinasabi daw nila, ang bata daw ang siyang ang super spreader? Mas malakas daw ba ang virus o anuman infection na magagaling sa bata at ito mahawa nila sa kanilang lolo, lola? No. If you're dealing with the same strain,
It's the same. Maybe sasabihin lang nila is because when you say lola, lolo, these are the high risk. These are the group of patients whose immune system is low. So that is the reason one, ang sabi nila, mas nadaling nahawa ang bata, lalo na pag medyo malaki-laki na, mas malakas ang immune system. So, but they are not really the one who are spreading the, it's usually the adult that hawa the baby. Di ba ngayon, ang symptoms ng Omicron, ang sinasabi nila, yung iba, nag-start sa masakit ang kanilang ulo. And then, after that, pagkagising, meron fever, medyo mild na ang fever, nasa 37.5 to 8.37.8. And then, ang complaint nila, parang masakit ang buong katawan. And then, after that, ayan na, sinisipon, inuubo. At dito sa Omicron, ngayon ko lang talaga narinig from compared to 2020 and 21, itong number ang kinakomplain nila, talagang sobrang sakit ang kanilang throat, sore throat. So ito ang sabi na napakasakit, never daw nila na-encounter to. So itong Omicron, dahil ba sa upper respiratory, so dito tendency na sa lalalumunan talaga ang complaint ng karamihan. Yeah, ito yung sinabi ko sa iyo kanina, yung findings sa US, no? Na mas kaunti ang involvement sa lungs kaysa upper. Mas mataas ang involvement ng upper respiratory kaysa lower. They were even putting them in parang scan na pinakita nila ang CT scan na ganun talaga, mas kaunti ang lungs involvement compared sa yung previous na findings nila. At anong gagawin nila kapag ang fever ay umabot na sa 39 hanggang sa 40? Di ba meron akong ni-refer sa iyo hanggang yun ang anak niya, yung one-year-old baby niya, ay nagka-seizure. So kapag ganyan, ano ang dapat gawin nila? At lalo na ngayon, punuan ang mga ospital at takot tayo pumunta sa ospital. Okay. fever. So when the patient has fever, there should be a reason. Kasi fever, manifestation lang of something. We have to look for the root cause, no? Although, first thing, instinct natin is of course to control that fever kasi lalo na yung mga batang may history nagko-convulsion na nagfi-fever, we should be very careful. So this is what I always advise to parents, especially pag may bata silang nagko-convulsion pag mataas ang lagnat. Pag tingin nila medyo mainit, check. Kung ang temperature is already 37.4. Tendency, fever is 37.8. 37.8. So, kung ang temperature niya parang tumataas na, huwag nyo nang intayin mag 38, 39, saka ka mag-do something. So, the first aid that I usually would ask them to do is warm sponge bath. Warm sponge bath, not icy cold bath. Why? Because pag punasan natin ang skin with cold, what happened to our pores? It closed. So heat will not go out. Okay? So pag punasan natin ng warm, what happened to our pores? It opened. Heat will come out. So it will decrease the heat in our body. Second, pag nagpunas po tayo, huwag pong sundan ng dry na cotton or dry na towel. Bakit? Kasi pag pinunasan mo yan ng mawawala yung water. While kung hindi mo siya pupunasan, the water na natira sa skin mo, it will evaporate, di ba? It will evaporate. Once it evaporate, what happened? It will follow a cooling effect. This will help lower down the temperature. Okay? So, at saka, second is, pag ikaw may mataas ang lagnat, punasan kang malamig, anong feeling mo? You feel very uncomfortable. Pwede mo sampalin yung taong nagbabat sa'yo, di ba? And physiologically speaking, it can really help lower the temperature faster. So, after you do your warm sponge bath, for example, check again. If the temperature is already going down, controlled na, you don't need to give paracetamol or medicine.
Pero kung if you check, tumataas pa rin, then immediately give your medicine or paracetamol. Okay? So mali pala para, ako. Parang inuunahan na natin na hindi tumaas. Pero kung infill, tumaas pa rin, at sabi mo nga, to the extent nag-convulsion ng bata, anong first aid ang pwede nating gawin? So, first aid for those patients na magko-convulsion, still follow the ABC, A, airway. Ibig sabihin, tingnan mo ng airway ng pasyente ay patent and open at it's not clogged. It's not obstructed. Kasi pag yan ay nagko-convulsion at ang position ng head niya or ang airway niya is parang na-obstruct ang airway, hindi siya makahinga at pwede siyang mamatay. At lalo kung mag-convulsion kasi walang oxygen, bumabang oxygen. Kasi low oxygen can also trigger more convulsion. At make sure that the airway is clear. Clear meaning wala pong mga plema, wala pong anything that obstruct the airway, the oxygenation, change of oxygen. Of course, see, of course, check kung may pulso siya or kung hindi naman kayo marunong, just think that maganda ang breathing at ang color niya ay okay naman. So those are the, and of course, run immediately to the hospital. Punta. Oh, going to the hospital, this is also something that I will always advise to many parents. Paumanhin sa mga maliliit na hospital. I always tell them, if you're dealing with a serious or very sick baby, go to the biggest hospital. Do not go to the nearest hospital. Okay? Kasi yung, just the other day, may isa kong pasyente. Doktora, nandito po kami sa isang parang, hindi nga, it's parang, ano, paanakan lang ata dahil hospital nga. Doon nila dinalang bata. And what was the thing? Nagko-convulsion ng bata, hindi nila alam anong gagawin kasi maliit, walang facilities. Sabi ko, ano ba katagal ang bahay niyo papunta doon sa sa pinakamalaking hospital? Sabi niya, tutoro 1 hour. Ilang minutes kayo dumating dyan? O sa lang natin, 5 to 10 minutes. Pagdating ng 10 to 10 minutes, may ginawa ba? Wala. How much time will it take you to settle the account? Pinakamabilis, 30 minutes. So yung 30 minutes mo at saka 15 minutes, dumating ka na doon sa malaking hospital that your baby will be taken care of. At hindi na kailangan. Sasabihin sa'yo, ay lipat na lang po kayo sa gunung malaking hospital. Di ba? It's a waste of time. Bawa naman ang pasyente. I have nothing against smaller hospital. They really do their job also. It's just that sometimes their facilities are not enough to handle different types of serious patients. Yan po, Ate, yan ang isang na dapat natin tandaan na kapag may emergency, dapat ang pipiliin talaga yung talagang hospital na, let's say, kunwari ako malaki. Noon, yung malaking hospital na talaga alam ninyo na kumpleto, hindi yung pinakamalapit. I remember that dati nakaroon din ako ng anxiety attack. And then, nandun ako, malapit ako sa isang, actually, siguro one kilometer away lang ako doon sa isang malaking hospital, pero wala kaming kakilala. I choose Chinese General Hospital Medical Center, pero it will take us mga 20 to 25 minutes. Pero sabi ko sa kasi kasama ko family, sabi ko, gusto ko sa Chinese Gen, alam ko katawan ko, hindi ako mamamatay pa, doon mo ako dalhin. And ayaw ko sa hospital na hindi ako komportable. That's why, kaya ako ang nasunod pa rin, kasi ako yung tao may sakit eh, di ba? So, ganun din dapat pala, kapag may emergency, dapat piliin po ninyo yung malaking hospital na kakayanin at kompleto. So, yan ang isang natin tandaan. At another question, doktora, balikan natin yung mga may sakit at masasabi na ako, may mali pala akong ginawa, doktora. Ang ginagawa ko before, kapag ang anak ko, ang kanyang fever ay nasa 39, ang ginagawa ko, di ba ang baby meron yung pinakamalaking palanggana niya. So what I did, nilalagay ko sa CR and then open ko yung water faucet, running water. Kapag half full na yung bathtub ng baby, doon ko nilulubok hanggang puwet ng anak ko. Tapos binabasa ko lahat ang kanyang, kumbaga ang singit. Number one, singit, napakainit. And then I have two towels.
dalawang beam po. So yung isang beam po sa isang right kilikili, another beam po sa left kilikili, hanggang sa na-feel ko na mainit na ang tubig. After na mainit na ang tubig na, tira, ano, kumbaga, hinahon ko na anak ko. And then saka ko na lang siya balutin ng towel. So mali ba ang ginawa ko, doktora? Tama po. Agree po ako. Because warm, tap water is a good water that you can use. Huwag lang pong icy cold. Huwag lang pong icy cold. Tama po. Pwede mo siyang buhusan ng tubig sa gripo. And then, check again after. Kung still tumataas, again, don't forget to give your paracetamol na para habang continue naman ang ano mo pag sponge bath mo, continue naman, pero at least yung gamot na inom na niya, it can help lower down the ay buti na lang tama ako, kasi ang ginawa ko talaga ma-feel niyo talaga. Ito ay isang magandang tip para sa inyo may mga baby na talagang yung kapag makakapait talaga yung tubig, doktora, yung tubig talaga uminit eh, so lahat ang init sa katawan niya lumabas. Yes. And then sabay balot, and then sabay binigyan ko na siya ng paracetamol. Tama yon. Huwag lang lagyan ng alcohol at saka suka. Walang, ha? Kasi very common practice yan, naririnig ko. Nilalagyan ng suka, nilalagyan ng alcohol, yung tubig na ginagamit pang punas. No, it's just pure water. Pure water, bo. Yung kasi dati, ang tawag natin ang so, red vinegar. Yung wala yan, walang alcohol. And then, kadalasan, yung mga angkong ama, yung mga lolo-lola, may hilik yung magsarado ng bintana, doktora. Sinasarado ang bintana, sinasarado ang aircon, tapos binabalutan pa ng mainit, kumbaga binalutan ng blanket. Tama po ba yan? No. Kailangan po, as a matter of fact, pag may lagnat po ang bata, iwasan pong balutin. We have to release all the meat para makasingaw yung iinit. Kasi di ba, pag nag-wear tayo ng sweater, umiinit tayo, lalong iinit ang, hindi bababa ang fever ng patient, di ba? So kailangan, ako nga minsan, pinapasuot ko ng sleeveless, ganon. And then, opening the windows as long as it is safe, we open it para lang maganda ang ventilation. Hindi kulog. At the temperature itself ng environment, is also, it also helps. Many question. Pwede po bang mag-open ng aircon pag may fever ang bata? Of course. Makakatulong yan, lower the temperature. But wag lang pong nakatutok ang electric fan sa baby na may lagnat at pinupunasan mo. Pwede, pero naka-ikot. Basta wag lang itatapat sa katawan. Yan nakatutok. Nakatutok. And then, doktora, may kaibahan ba ang sintomas na ang kumbaga kung ano ang nararamdaman ng isang adult at kapag sa bata, same din po ba ang symptoms ng bata at saka ng mga adult kapag sila ay sabi natin may symptoms ng COVID? As I mentioned, na-mention na natin yan, ang presentation ng COVID ng adult at saka pediatric bata. Patient medyo iba. Ang adult more on respiratory. Sa pedya, mayroon din namang respiratory pero hindi lahat. Sabi ko nga, some of our patients present with diarrhea, vomiting, some with seizure, some with skin lesion. So, iba-iba ang kanilang presentation. So, it's medyo iba. At ito naman, ito talaga itatanong ko sa'yo, doktora. Tama po ba ang iniisip o ginagawa o talagang sinasadya na ang iba talaga nagpapahawa sila o kaya alam nila na positibo ang kasama nila sa bahay, ayaw nila magsuot ng face mask, parang body wala. At kapag meron naman silang kasama, alam niya exposed na meron PUI siya. Siyempre, alam na ninyo na yung kasama nila ay may kasama kayo na positive, body wala sa kanya. Sabi naman niya, ang reason niya, doktora, kapag ko ay nahawaan, di meron na ako antibody. So, hindi na ako mabuproblema. Meron ako kasi, sabi daw nila, doktora, kapag ikaw ay nakpositive ng COVID-19, meron ka daw 6 na buwan na meron ka daw antibody within 6 months time kapag ikaw ay tinamaan ng COVID. Tama po ba ganitong klase kaisipan nila? Okay. Hindi po tama yon. Kasi kung ang reason mo na ikaw ay magpahawa para lang magkaroon ka ng immunity,
What? Kung natamaan ka at naging serious ka, di, wala ka nang ininid, nasa morgue ka na, di ba? So, and another thing, the mas dumadami ang cases, you are, we are just giving the virus a chance to mutate. Okay? That is the reason why we really want to prevent the spread dami ng this disease kasi nga lalo silang binibigyan ng chance na mag-mutate ulit ng ibang strain at this will be another problem of ours. Okay? So it's true na pag ikaw ay may natural immunity plus mayroon ka pang bakuna, of course lamang ka sa iba na walang bakuna. But it doesn't mean that magpahawaan lang tayo for that reason. Hindi po tama yan. Di tama yun. At mayroon nagtataka, doktora, pwede po ba bigyan ng ivermectin ang isang bata? I would shy away from talking ivermectin, but what I know with ivermectin, it is not an FDA approved in the Philippines for the treatment of COVID. So, we should abide with the FDA because we should parang kumbaga we should follow protocol, guidelines, which are science tested, no? So this each drug has its own indication. So kung actually ivermectin is found is available in the Philippines, but it is not intended for COVID and intended for COVID human use. It is intended for animals, no? Because the effect is different. So I'm sure na may naririnig kayong mga anecdotal experience from friends, from relatives, ay gumaling ako sa ganito. Hindi po ganun simple bago mag-approve ang FDA or mag-approve ang isang particular hospital or whoever. Hindi po ganun kaano. Before a particular medicine or vaccine that will be approved, it has to go a lot of level of phase 1, phase 2, phase 3. Hindi, we're not talking of hundreds. We're not talking of thousands. We're talking of millions of studies before po sila ma-approve, no? So, pag tayo masyadong mabilis maniwala sa mga sabi-sabi ng mga ganito. Doktora, ngayon, ang pag-usapan naman natin ay tungkol po dito sa isolation, itong topic, main topic natin. Anong pagkakaiba ng quarantine at ng isolation at ano ang pinaka-latest na ang galing po sa DOH sa ngayon? How many days ang isolation period? Okay. We should, first of all, kailangan alam natin kung ano ang isolation. Kung ano ang quarantine. Ang isolation is yung kung isang tao ay nagkaroon ng simptomas ng COVID or naging positive sa COVID, kailangan i-isolate, ilayo natin sila sa ibang tao or members of the family para po hindi siya makahawa. So what is naman quarantine? Quarantine ay yung mga tao na na-expose sa taong may COVID. So you have to, kailangan lumayo sila. Hindi na pwedeng makipagmingle yung infected or positive or symptomatic na tao. When yung quarantine nga ay those na na-expose pero wala siyang symptoms. Kailangan lumayo. So this is another concern lalo na po dito sa atin kasi when you say quarantine, siyempre hindi tayo magkakumpul-kumpul kasi pwedeng isa sa atin mayroon na pero wala pa lang symptoms pero mayroon na palang virus kawan niya, di ba? So with that information, yung taong nagkaroon ng symptoms, number one, anong gagawin? Mag-wear ka agad ng mask. Ang mask yung double if you're using the surgical and preferably use N95. Okay? You have to do it properly na snug talaga kasi pwedeng dalawa nga ang surgical mask mo, N95 ka nga, pero man hindi naman proper ang paggamit. So these are things that should be taken carefully, no? And then yung naman na quarantine, magwe-wear din sila ng mask kasi sabi ko nga,
pwede hindi natin alam ng isa sa kanila ay mayroon na pala, hindi lang pa nag-manifest. Sabi ko nga sa'yo, 2 to 3 days before the manifestation, pwede na silang manghawa eh. Mm-mm. Diba? Kaya kailangan lahat mag-wear lang ng mask. So, dito papasok ang magwa-wash ng hands as often as possible, iwasan ang alcohol kung may tubig na available. Mm-mm. Ang alcohol only for those we don't have access for water and soap. Mm-mm. Tapos, magdidistansya. Huwag kumain na tabi-tabi kasi that is the time nga that we open our mask. Mm-mm. Tapos, ano ba? Wear mask. And, of course, the usual hygiene that we make sure that the ventilation sa bahay is good. Mm-mm. Open the window. Tapos, kung mayroong electric fan o may filter, that would be good. And make sure lang that ang electric fan is facing outside, palabas, mm-mm, hindi papasok. At ngayon, may bagong guidelines na binigay ang DOH kapag probable case nila, di ba, kung fully vaccinated, 7 days. And then ngayon, binago na naman ng DOH, ibinaba naman sa into 5 days. So, doktora, pagka, let's say, kunwari ako, at meron akong symptoms, pero hindi ako nagpa RT-PCR, hindi ako nagpa-antigen. So, ako ay na-isolate sa kwarto. Based doon sa sinabi ng DOH, ako ay fully vaccinated. Is it safe na ba kapag may kasama kang bata na kumbaga from 7 days, lalabas ka na sa kwarto mo at makipagsalamuha ka na sa mga bata? O mas maganda na since tayo naman, pamilya natin, mas maganda pa rin na doon pa rin tayo sa kwarto na mas yung sa dati na 14 days? Ang recommendation ngayon is, ganito, I don't know kung na-forward ko ba sa'yo? Yes, na sa akin. For a probable case with symptoms or positive, na mild lang naman sila, ang fully vaccinated, 7 days yes from onset of the symptoms. Yes. Pero kung not fully or not vaccinated, 10 days po. Mm-mm. This is for mild, okay? Uh-oh. For those who are positive, asymptomatic, fully, the same, is 7 days and 10 days. Mm-mm. For those moderate, dito na 10 days na sila. And those mm-mm with comorbid na, severe na, these are the 21 days. Mm-mm. And then, may bagong updated quarantine period for asymptomatic close contact na kapag fully vaccinated, 5 days from exposure. And then, 14 days, kapag partially vaccinated o yung mga unvaccinated, 14 days pa rin from exposure. So pagka ganyan, pwede natin sundin na ba or mas maganda yung advice natin sa mga nanonood sa atin ngayon na mas maganda na huwag tayo magmamadali, lalo na kapag ka yung 5 days, pero let's say kung may sintomas pa, let's say yung iba may sipon, may ubo, definitely huwag pa rin sila muna lalabas sa bahay. Right. Okay, ito lang ang masasabi ko. Itong mga guidelines, itong mga protocols na mayroon ngayon, it can change, no? It can change anytime depending on the condition. May pagbabago ang galaw ng sakit na to. Mm-mm. Pwede nilang taasan, pwede nilang babaan. Pero at the moment, yung sinabi mo ngayon, those are, actually it started January 12. Mm-mm. That's 3 days ago.